Hi guys, good morning guys. Welcome to Reggie Arigor Adventure YouTube channel. Long time no vlog po. Nandito po tayo ngayon sa tapat ng Triton Fountain dito po sa may Malta. Ito pong Triton Fountain, ito po yung nasasakupan ng Floriana dito sa Malta. Alam niyo po ba na ang Triton Fountain ay kalahati tao, kalahati sirena, kaya tinawag siya na Triton Fountain. Tatlo po yan kasi sila. Yan po yung pinaka-landmark ng Malta pag nandito ka na po sa Malta sa Europe. So ngayong umaga na to, maglalakad-lakad tayo at magja-jogging. Umpisa natin dito sa Triton Fountain hanggang doon sa dulo, sa dagat. Maglalakad-lakad tayo. Kailangan natin ng magpapawis, although napaka-importante nga po nung paglalakad. Mas, sabi nga nila, mas maganda po yung nakakalakad kaysa sa hindi nakakalakad. Kaya sa paglalakad, explore ko po kayo. Umpisa na po natin mga brother, mga tol. Magmula dito sa tapat ng Triton Fountain, dito sa Valletta, sa Malta. Ang kaharap naman po niyan ay yung pinaka main gate po ng Valletta. Yan po ang main gate ng Valletta. Yan. Yan yung pinaka city o pinaka puso ng Valletta rito sa Malta. Yan. Ito po yung pinaka main gate ng Valletta. Dyan tayo dadaan. Namimiss ko na kasi yung pagpapawis, although kailangan talaga nating magpapawis. Kasi importante yung exercise, importante po yung ano, yung paglalakad-lakad. Ito yung pinakababa ng main gate ng Valletta. Sa baba. May sasakyan na pumasok. Hindi tayo. Maaga pa. 6:35 pa lang ng umaga rito sa Malta. Hindi pa ganun ka-crowded ang tao. Kaya masarap maglakad-lakad. Yang hagdan na yan, papunta yan po yan sa Upper Baraka ng Valletta. At ito naman po sa garden, sa kaliwa. Alam niyo po ba sa hapon o sa tanghali, napakaraming tao dito. Malit lang ang Malta pero dinadayo talaga siya. Napakasarap kasi at napakagandang pasyalan ang Malta kasi unang-una maliit lang ang Malta. Kayang ikutin sa lubong maghapon. Pangalawa yung mga pagkain. Hindi siya ganun kamahal. Makakabili ka ng pagkain dito, yung sandwich. Halagang 3 euro, 4 euro, napakalaki na. Ang mahal lang talaga mga Filipino foods kasi ang Filipino foods kasi talagang mamahalin ang mga Ricardo. Magandang pagkakataon kasi rest day ko ngayon. At the same time, hindi sa gaanong kainitan. Katamtaman lang siya. Sa tanghali, sa hapon, wala naman itong mga ano, yung mga truck na to. Kasi sa umaga talagang normal na yan. May mga delivery.
dito sa Starbucks, sa mga kainan dito sa restaurant. Andito rin yung McDonald's na tatagpuan. At dito rin po ako nagsisimba sa Linggo sa Santa Barbara Church dito sa Baleta. May misa rin pala rito. May maliit na simbahan akong natagpuan. Ayan. May nagmimisa pero ayan. May nagmimisa siya pero hindi tayo makaka-attend ng misa sa ngayon kasi hindi tayo naka-formal na kasuotan. Naka-ano lang ako, naka-short. So, tuloy natin yung paglalakad-lakad. Maglalakad muna tayo, magpapawis. Maraming benepiso ang paglalakad-lakad eh. Una, na-exercise yung katawan natin, yung physical natin na katawan. Pangalawa, yung ating isip. Kasi kung ano yung nakikita natin, yun yung magiging ano natin sa maghapon. Ayan yung McDonald's. May McDonald's din dito. Kuminsan dyan nagmemeryenda. Oh. May mga kabayan din dyan na nagtatrabaho. Mga friendly mga tao rito. Dito pag nasa Baleta ka, may mga public toilet, ayan, dito. So, although maraming tao rito, medyo mahirap maghanap ng mga toilet. Yung iba kasi kapag gusto mo mag-toilet o mag-CR, pupunta ka sa mga restaurant, doon, kailan mo minsan ang resibo para makagamit ng CR. Sa Pinoy Foods, kailan mo rin bumili kahit papaano. Kasi binabayaran yung mga tagalinis. Ito, nasa puso tayo ng Malta. Ang Baleta. Yung pinaka-sentro sa ngayon. Kasi ang old city ng Malta ay ang Imdina. So sa ngayon, ang pinaka-city sa panahon natin ngayon, itong Baleta. Itong nakikita natin na to, simbahan din po ito. Napakarami po ng simbahan na nakapaloob sa Malta. Mahigit 365 churches. Hindi pa po kasama yung mga maliliit na simbahan. Ito namang malaking building na to. Diyan nililitis yung mga may mga kaso. Sa paglalakad-lakad natin, hindi natin namamalayan kasi namamasyal tayo eh, nag-explore, nagsasalita, hindi natin namamalayan pati yung heart, yung ating lungs na exercise sa ating paglalakad-lakad. At the same time, na-explore ko po kayo. Kung gusto nyong mamasyal sa Baleta, mapamilyar dito sa Malta, tuloy-tuloy nyo lang pong panoorin tong video na ito. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog kasi nagtampo ako ng konti kay YouTube. Yung mga huling gawa ko,
na copyright. Nanghihinayang naman ako sa video kaya ayoko i-delete. Although wala naman akong sweldo rito sa YouTube dito kasi sa Malta, pagkakalam ko hindi yata kasama ang Malta sa napapasweldo ng YouTube eh. Sa akin naglilibang lang din naman. Kumbaga sayang kasi na ang pagkakataon na nandito ako sa Malta tapos yung mga tanawin. Kaya inire-record ko siya at ipinapasok sa YouTube na pagdating ng araw mapapanood ko rin naman. Ito po yung pinaka palasyo ng Malta, the Old Palace. Opo. Kung tawagin sa atin, the Malacañang Palace. Pero sa ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa San Anton Garden ang Office of the President o yung pinakatirahan ng presidente. So kung papasok tayo, wala naman tayo makikita masyado. Ayan lang siya. Ito yung Bukana. Maglaad-laad tayo kasi ang ating target ay ang dagat. Kaya ko ginawa itong video na ito para mapamilyar din kayo na magmula po sa Triton Fountain dito sa Valletta. Pag dinire-diretso mo pala yung main gate ng Valletta, dagat pala ang makikita mo at napakasarap maligo, napakalinis. Kahapon, niyaya ko yung ka-flat ko na si Cyrus, yung bagong lipat sa flat namin, na mag-jogging-jogging. Masama ang pakiramdam. Medyo masakit ang katawan at masakit ang tuhod. Siyempre, hindi na tayo bumabata. Kanina, tinatry ko siyang gisingin at tawagin. Hindi naman na labas sa kwarto niya, kaya ako na lang mag-isa. Ang ganda ng mga kulay nung kanila ang mga billboard kasi magpi-feast na rito o fiesta sa kanila. Itong pababa na to. Medyo dahan-dahan lang tayo, mukhang madulas eh. May hagdan sa gilid. Ayan, hagdan-hagdan siya. Pero dito tayo sa para yung video natin hindi siya parang tumatalon-talon. Kaya dito tayo sa pababa lang. Dahan-dahan lang, hindi naman tayo nagmamadali. Ang habo lang naman natin, makapaglakad-lakad eh. So hindi natin namamalayan na marami tayong nalalakaran. Actually, sabi kasi ng doktor, sabi, ang naririnig ko, yung alam ko, mga 30 minutes na paglalakad every morning or afternoon. 8,000 steps hindi ako sure kung 8,000 steps nga ba. Basta mga almost 30 minutes. Okay na daw 'yun. Okay na daw 'yung paglalakad na 'yun. Importante naglakad. Alam natin na nakakalakad tayo. At the same time, pinagpapawisan tayo yung mga kolesterol natin sa katawan, yung mga manti-mantika dyan, lumalabas, sumasama sa pawis. Napakamalikhain ang mga Malta, no? Ng mga Maltese. Tingnan mo, yung pintuan nila, nilalagyan nila ng ganyan na mga halaman. Kahit artificial na flower, maganda nga naman tingnan.
dito sa Malta, sa aking experience dito sa Malta, medyo okay naman kasi yung mga tao rito parang katulad lang din naman sa atin sa Pilipinas. May salbahe, may mabait. Pakikisama lang. Kailangan lang natin ng pakikisama. Kahit saan namang lugar, kailangan natin ang pakikisama eh. Yung respeto. Dito sa gitnang kalsada si dumadaan. Kasi pag sa gilid, wala akong maipapakita ang view sa inyo. Kaya bihira naman yung dumadaan dito na sasakyan. Medyo paaho naman ang dulo ng dinadaanan natin, medyo paaho naman. Nagmula tayo doon sa main gate ng Baleta pababa. Ngayon medyo paaho naman tayo. Medyo paaho. Padalagpasin ko lang yung sasakyan para mas na mas naipakita ko sa inyo yung view sa gitna ng kalsada. Kasi pag sa gilid, kaliwat kanan, may nakaparada dito eh. Maliit lang yung Malta pero napakaraming sasakyan. Yung iba siguro dalawa-dalawa o tatlo-tatlo ang sasakyan eh. Sa isang pamilya. O, nandito na tayo, nasa Y Junction tayo. So, mamimili tayo kaliwa o kanan. Piliin natin yung kaliwa. Kasi yung kanan na yan, ang pagkakalam ko pag dinere-diretso na yan, papunta na yan ng ano ng si Sibiu o si side ng Floriana. So, ang napili ko kaliwa. Dito tayo sa kaliwa. Pwede naman po kayo mag-comment na next time sa kanan naman. Sa kanan naman. Gagawa natin ng video ang kanan. Ano nga po bang makikita sa kanang bahagi ng Baleta pag nanggaling dito sa main gate ng Baleta? So sa ngayon ang ginagawa natin video kaliwa ito eh. Pababa naman. May mga luma at matataas na building, na bakod na pader. Sa likod kasi niyan, dagat na rin. Tawid tayo. Dandahan lang kasi kaliwat kanan ang i-check natin dahil hindi tayo duman sa tamang tawiran eh. May natatanaw na akong dagat. Hahanapin natin yung pababa. Ayan. Ayong kabila na yon nakikita natin natatanaw. Islima na po yan. Yan po yung islima. Tapos yung nasa gitna na yon, yun yung bato. Yung isla ng ano, ng naghahang na naman si Reggie nga. Noel Island. Noel Island.
Sa susunod, gagawan din natin ang video yung Noel Island. Ano nga ba meron dyan sa Noel Island na yan? Pawis na si Reggie. Kaya naglagay ako ng face towel sa likod eh. Para maisipan ko man maligo sa dagat mamaya. At least nag-absorb yung pawis ko. Magpapahinga lang ng konti para maligo naman. Isa rin yun sa dahilan ng pamamasal ko at paglalakad-lakad. Gusto ko ring ma-check gano'ng nga ba kalinis at ka-safe yung pagligo sa dagat, sa tabing dagat dito sa Baleta. Marami kasing mga liguan. Actually, napapaligiran ng dagat ang Malta eh. May mga lugar na magaganda, may lugar na hindi maganda, may mga lugar na crowded, at may mga lugar naman na okay naman, maluwag naman. Napalayo yung ating paglalakad kasi nandoon yung babaan. So medyo bumalik tayo ng konti. Pero okay lang. Pamamasal at paglalakad naman ang ating ano. Tsaka explore. Ine-explore ko nga kayo eh. Actually ako, kahit ako, ilang taon na ako rito. 4 na taon na ako sa ngayon dito sa Malta. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito ng sa paglalakad sa pamamasyal. Kasi nagkakaroon lang ng chance sa paglalakad at saka sa pamamasyal. Pag ganitong summer, pag winter wala talaga. Although mas gusto ko ang winter kasi ang winter mag-jacket ka lang. Hindi ka nalalamigin. Hindi ka tulad ng summer. Kahit hubarin mo lahat ng kasuotan mo, mainit pa rin. Pero isa kasi yan sa nilikha ng nasa taas. Yung pinakamahusay na likha, merong araw at merong lamig, merong liwanag at merong gabi. Bonjour. Binati ako eh. Ano kaya binati ko na siya. May nadaanan tayong tunnel. Tapos dagat na. Ayan. Naamoy ko na yung simoy ng dagat. Tawid tayo. Daan tayo rito sa hagdan. Left, right, left, right, left, right, left, right. Ayan, nakababa na tayo. Dalawa lang ginamit natin. Left tsaka right lang na paa. Ayan, dagat na. Wow. Malinis. Alam niyo po ba kung bakit malinis? Kasi bihira pa lang po ang nakakaalam ng paliguan na ito. Dahil lang nandito sa Baleta, dito sa Malta, kung mapapansin nyo, puro building. Puro trabaho yan, puro busy, puro opisina. So lahat sila pumupunta rito sa Baleta para magtrabaho. Itong gilid ng dagat, ginagawa lang nilang parking yan habang sila ay nagtatrabaho. Kaya sa madaling salita, ang dagat dito bakante, ayan. Walang tao, di ba? Hindi katulad ng ibang mga paliguan o dagat sa dito sa Malta na napaka-crowded, katulad ng Golden Bay, ng Rivera, ng Pretty Bay, ng Gadira at marami pang iba. Ayan.
Nandito na tayo sa final destination natin, mga brother, mga tol. Na i-explore ko kayo, na ipasyal ko kayo, na exercise ako, naglakad ako. At ngayon, mga brother, maliligo naman ako sa dagat. Kahit ako lang mag-isa, ang importante, maibigay ko yung hinahanap ng katawan ko, yung exercise, yung magpapawis at maligo sa dagat. Maraming maraming salamat po sa panunood. God bless us po. Ingatan po natin lagi yung ating kalusugan. God bless. Thank you.